Balitang probinsya naman tayo, arestado ang mag-asawang nagnakaw umano sa isang beauty clinic sa Aparikagayan. Ang lalaking suspect, pulis pa man din. Yan at iba pa sa mainit na balitang hatid ni Cedric Castillo. Iba't ibang mga ID, dalawang pares ng plaka na ang isa ay peke pa, baril at mga bala, pera, pati mga drug paraphernalia. Yan ang na-recover ng mga pulis sa mag-asawang nagnakaw di umano sa loob ng isang beauty clinic sa Aparikagayan. Ang lalaking sospek, isa palang pulis na naka-assign sa NCRPO. Kwento ng sekretary ng beauty clinic, pumasok sa clinic at nagtanong muna ang babaeng sospek bago dumating doon ang sospek na pulis. Nagbanta rin daw ang pulis na papatayin ng sekretary kung sisigaw, kaya binusalan siya ng sospek gamit ang packaging tape, sinuntok sa tiyan at saka ikinulong sa banyo. Nakatakas ang biktima noong umalis sa mga sospek sa clinic. Nakapagsumbong siya sa otoridad, kaya nagkalat ng checkpoint sa bayan. Na-corner naman ang mga sospek sa isang barangay. Nakakulong na sila ngayon at naaharap sa patong-patong na reklamo. Kumpiskado ang mga drug paraphernalia sa dalawang lalaking ito na naharang sa isang checkpoint sa Aurora, Zamboanga del Sur. Gumamit sila ng motorsiklong walang plaka, pero imbis na huminto sa checkpoint, humarurot pa raw ang mga sospek at sinubukan pang itapon ang daladala. Hindi na nagbigay ng pahayag ang dalawang sospek. Sasampan sila ng mga kaukulang reklamo. Hindi na makagalaw sa sakit ang rider na ito matapos niyang sumemplang sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kwento niya, nanggaling siya sa inuman at pauwi na sana ng maaksidente. Napapikit daw siya habang nagmumotor. Wala mang natamong malalang sugat, dinala pa rin ang rider sa ospital. Naabo ang aabot sa 30 bahay sa Barangay Santolan sa Pasig City. Nagkasunog kasi roon kagabi na tumagal ng mahigit isa't kalahating oras. Wala namang nasaktan sa mga residente roon. Nananatili muna sila ngayon sa kalapit na public elementary school. Sa taya ng mga otoridad, nasa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Pero hindi pa tukoy kung saan ito nagsimula. Cedric Castillo, GMA News.